Ayun o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburkoto? So ngayon isa, nilalatagan na natin yung ating bubong. So ito yung magiging itsura niya for now. So hindi natatagos dito yung ano, yung tag dito, yung tubig. So habang wala pa tayong budget, ito muna yung ipangalan natin na kumbaga pang samantala. Tapos kapag may pambili na tayo ng katulad ng ganyan, may kamahalan kasi, pero okay lang, mapag-iipunan yan. So, ang pinakamaganda niya, kapag pinatungan natin, mas lalo siyang titibay dahil nga, eto, hindi na to tatagusan ng tubig. Pero kapag nilagyan pa natin ng ganun, mas lalo pa siyang mas magiging matibay. So, ngayon, ito muna yung ilalagay natin. And then, siguro, abutin mo naman to ng mga ilang taon, pero di natin papaabutin ng ilang taon bago natin mailagay ito. So, kapag nagkaroon tayo ng budget kaagad talaga, unahin natin yung room natin para naman maganda tignan. Alright, so dito ay inunahan na namin dito. So kinapos lang kami. Bali ang isang rollo nito is inabot kami ng 123 yata binayara ko, no? 120 plus tax. Yeah, so 125 para kasama na yung tax. Pero yung presyo nito is nasa 115 lang siya. But ano pa, bibili pa kami bukas ng isa pa para makobera na namin dito kasi nga kulang. So, ito kasi, itong nauna na to, sobra lang yan doon sa may shed natin. So, sinubukan ko rito. Then, okay naman siya. Yan, sakop na yan. Pero, bukas, bibili tayo. Lalagyan na natin to, sasakupin na natin yan all the way. Yan dyan, mula doon, hanggang doon. Kumbaga, makukubera na natin to ng kulay itim. Pagkataas noon, tapos na yung mga doon sa baba kasi almost done na kami sa baba. Siguro bali na-cover na namin siya. Ang kulang na lang is yung gilid na lang. By Friday mapasok na yung mga ibon dito. So mga Friday may papasok na natin mga ibon. So sana hopefully tomorrow wag nang umulan. So sana nga wag nang umulan, no. And sana then umulan. Matapos na din itong dalawang stock board natin na ginagamit is ilalagay namin dito sa may kabila. Para dyan muna namin ilalagay kung sakasakaling kailanganin natin. Alright. So, at least almost done na tayo mga kaburokoto. And then, di man siya ganun kasolid. Pero ang importante na usad tayo. Siyempre kailangan na unti-unti lang. Kasi nga yung budget natin hindi naman ganun. Kaano talaga kasolid. Kumbaga masyadong marami na tayong gastos. Lalo sa pagkuha pa lang ng bahay. Masyadong na tayong nabutasan. Then, puro palabas lahat ng tawag dito, tabi niyo. So yun nga, puro palabas yung gastos natin ngayon, wala pa tayong papasok. Pero soon na babalik tayo sa pagiging masipag natin. Pero ngayon kasi ang inahabol ko kasi yung breeding. So sana first week ng November, mailagay na natin sila rito. Mapalipad-lipad ko sila rito sa malawak na stock bird natin. Tapos iyaano ko na sila, ipaporenwan ko, ihahabol ko. And then hindi na sila masyado may stress bago natin sila isalang sa breeding. So yung breeding section natin na siguro next year na ako makapag-gawa talaga ng para sa VIP natin. Pero for now, doon muna sila. Yan. Hindi naman tayo masyadong sasali ngayon sa one low price. Siguro mga 10 lang. And then kasi si Utol Katuka sasali rin siya, so magkakaroon siya ng sarili niyang lopsa sa one low price. And then babawi na lang ako next siguro kapag medyo naka-abante na tayo. So ngayon ito muna paunti-unti kasi marami pa tayong kailangan, lalo yung yung bakod, medyo luma na yan. Kailangan natin na palitan ng bago pero gagawa tayo ng panibagong hanay. Pero ang mas gusto kong mangyari, imbis na ako yung gagawa, sana magkaroon tayo ng budget para sa mga gagawa. Kasi mas maganda kung professional ang gagawa niyan, manunood na lang tayo, di ba? But yun nga, darating din yung araw na yan. Sa ngayon muna is importante, matapos natin yung kampo natin. Marami pa tayong dapat gawin kasi magpuputol din tayo ng sanga dyan para mas lumiwanag. Pero yung puno din natin tatanggalin dahil napaka-importante yan kapag nagkaroon ng hurricane. Isa yan sa mga poprotekta sa mga sa loob natin dito sa area natin. But yun nga mga kaburokoto, bali
ano, tawag dito ha, diretso lang muna kami, magpapako pa ako rito. Ayan. Ang maganda rito, dumidikit na siya, ano eh. Kung sana siyang dumidikit eh. Kumbaga ito, wala pa tong pako, nakadikit na siya. So, masyado siyang malagkit. So, ang gagawin na lang natin dito is, ano, tawag dito ha, titibayin natin. Then, ito, iaangat ko ito ng onte. Yeah, kaya nga itong iangat. Dahil kapag di natin inangat yan, papasukin pa rin ng, ano yan, ng tubig. So, kasi sinample ko kanina eh. Nawala ako sa wisho, kumbaga, nagkamali tayo. Pero madali na lang yan. Gugupitin ko na lang may mga pako, pag ganun, no. Tapos isasagad ko na lang hanggang taas. Kasi, konti lang naman yun eh. And then, yep, bali, ano, tawag dito ha, yung ilalim, papakita ko sa inyo, tara. So, yun nga mga kaburok to, bali, ito yung ating loob na, yun, no. So, nilagyan na rin ito ni... Puchang. Libog talaga na ito. Nanunundot ng puwet. So, nilagyan na ni Utol Romantico to. Yan. Yan, pa ganun. So, magiging, ano, malalagyan natin ang mga patungan nila yan. Tapos, ito, nasarado na natin dito. Pero meron pa doon. Bali, ano yan, nakatag dito. Bukas na yan. Pero, ano, dito sa loob is ito. Wala pa to. Pero bukas na rin yan. Kasi nalubat yung paputol namin na lagari. Alright, so ito na yung kanyang itsura. Grabe, solid. Malapit na. Ito naman ang harapan, kaya di namin masyadong iniintindi ito muna. Kasi nga, bala ko dyan, i-screen ko lang muna yan. Tapos sa unting mga nakikita sa camera, duran ng duran, baboy. No? May message pala ako yung Utol Katoka. Tol, marami-rami sa alaman sa tulong mo ha. Yung kagabi, ang lapit naman ng intro na. Pero meron akong ano dyan, di tayo papayag na gaganoin lang tayo ni Utol. Babawi. Meron akong rebat dyan, rebat. Abangan nyo mga kapurutok. May rebat. So yun nga, bali, ito nga yung, kasi ang mangyayari dito is magkakaroon to ng hallway. Bali, ang hallway nito is dito, yan dito. Yan, isang straight dyan. Pero, syempre, kailangan, isasarado na natin ito muna, tapos lagyan natin ang pintuan pang samantala, bago natin ilagay yung ano, yung magiging parang sliding door niya. Tapos ito, yung wall dito, bali si Utol Romantico na daw ang bahala. Ang baboy talaga ito, duran ng duraw. Magkano ako dito, maglalagay ako dito ng Clorox. Baka magkasakit mga ibon eh. So, si Utol Romantico na daw bahala sa kisam eh. Tapos sa pangharang sa gitna. Alright, so, yeah, mga kaburo ko to, bali, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano. Sa mga sumusuporta, maraming salamat. I love you guys. So, tawag dito, ayos, nag-iossi si Utol eh. Kailangan wag natin ano. Ah, pagod, grabe. So, yun nga, ginamit ko na yung luma. Ayan, dalawa yung luma na yan. Pero okay lang, kasi pinaplano rin namin itong pinturahan. So, suggest kayo guys kung anong kulay na gusto nyo. Ah, hindi na kasi marami tayo itong ano, pintura eh. Lalagyan na yung mga ano. Ayun pala mga magdudun eh. Ayun mga nag-sponsor sa atin na hanapan natin ang area yan, yung outro natin. Sa labas. So, nakalagay dun yung Capistrano Lop. Tapos sa baba yung mga pangalan na nag-send sa atin ng ano, malaking tulong. Siyempre, nandun na rin yung pangalan ni Romantico. Siyempre, yung mga kaburoto natin na nag-send sa atin ng suporta si ano, ewan ko kung babanggitin ko lang kasi yung iba ayaw pa magpabanggit, gusto na lang na makita sila sa ano. Matibay. Makita na lang sa outro natin pagdating ng ano, pag ready na lahat kapag ka natapos na natin yung ating tawag dito, stock loop. And then target namin before sana mag Friday mailagay na natin dito yung mga ibon, pero bukas lang ano eh, Monday, bukas tapos na yung loop. Tapos na Europe yung group natin. Monday, tapos I think marami na tayong magagawa rito. Baka yung case namin or yung wall dito magawa na rin. And then, ito, screen. Screen muna natin to. So, magagawa na lang kami ng mga pagpapakuha ng screen. Tapos yung pintuan siguro dito sa dalawang gitna. Yan. Para ano naman, dyan na rin natin ilagay yung sliding door natin. Pero hindi muna sliding door ang ilalagay natin. Kumbaga, ano muna, yung pintuan muna nila. Tapos, bali ano, tag dito, maraming salamat sa lahat. And then, napakain na rin natin yung mga ibon natin. Tignan nyo, mukha silang squatter dyan, no? Yung mga, ano, mukhang homeless. Sa Walmart, tol.
And then, itong ano natin, lilinisin ko na rin para may pasok natin. Lalagyan natin doon sa dulo muna. Dahil ito muna yung gagamitin natin ng breeding. Habang hindi pa tapos yung mga dapat natin tapusin. Kasi nga, kung hanapan natin, kung gagawin pa natin to ng paglalagyan nila is mas lalo tayong di makakapag-breed. So, total, lahat naman ng mga breeder natin is, ano, tag dito, may i-breed natin. So, may space pa tayo dyan. Then, kapag katapos natin mag-breed, doon na lang natin muna, ano, tag dito, ha. Doon na lang natin muna tatanggalin yung breeding, ano, natin. Yung breeder cage. Yan, ito. Alright, so, itong side na to, dito ko ilalagay yung mga palipad natin na late hatch na ibon. So, paliparin natin yon. Di ko lang alam. So, subukan natin magpalipad dito para meron tayong mga gabay sa mga YBs natin. Pero, sa totoo lang, di natin kailangan yon. Dahil, ano, kumbaga para sa akin, kung di mo kayang umuwi ng maayos, overfly ka na, bye-bye. But, ano lang ba, kung libangan lang ba, habang nagbe-breed tayo, nagte-training tayo ng mga late hatch natin. Ito yung mga ano yan, mga nasa 10 pa yan. Or di ako nagkakamali, mga nasa 9. Basta, marami-rami pa yan. Alright, so yun nga mga kaburko to. Marami-marami salamat. Ako nga po pala ulit si Brown G. Kasama natin si Romantico. Ay, Romantico. Peace out. Let's go.